another makeover. Ang makeover natin ngayon is the 17 square meter na dorm para sa magkapatid. Isang babae and isang lalaki. So, tingin ko ito na yung pinaka-smallest na unit na gawa ko. Actually, nasa gitna na kami ng makeover. Eh, nakita nyo, meron na kaming pag-ganitong paint dito sa likod ko. Pero, bago ko pakita sa inyo ano yung nagaganap ngayon, ito yung itsura niya before. Super basic lang niya. Painted na yung space. Meron na rin siyang tiles. Tapos, meron na rin siyang mini kitchen. Actually, super challenging nitong space na to dahil nga dalawa silang magkapatid. Tapos, syempre, mga ano yan, student, madaming gamit, maraming damit. Kailangan mo ng space kung saan mag-aaral, tulugan, space para sa pwedeng mag-overnight dito. And paano natin yan pagkakasyahin sa 17 square meter. Kaya abangan nyo later kung ano yung plano namin dito. But before I start, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Halika, pakita ko muna sa inyo ano yung ginagawa namin ngayon. Eto na yung nagaganap ngayon. So, pinarepaint namin yung kitchen ng mas light color dahil yun yung color scheme namin. And naglagay kami lang ng extra counter dahil meron sila yung fridge nila mas malaki. So, dyan yung fridge sa ilalim. Naglagay na rin kami ng extra shelf at saka, ayan, tile lang para cute din siya. And ito na yung space. Diba sobrang pahaba niya? Ang gagawin namin, may isa kaming bed dun sa dulo. Tapos meron din kaming isang bed naman dito para medyo separate yung sleeping space nila. Eto na, ito yung mga gamit nila dahil nakalipat na sila dito. Actually, tinakpan lang natin para hindi mag-alikabok. Ay! Tapos, ito siya, ayan, no, sobrang mahaba ng unit. Nagpagawa kami ng mga custom na furniture. Dahil feeling ko wala naman choice sa ganito kaliit na space. Kailangan lahat saktuhan dahil kailangan natin ma-maximize yung floor space nito. Ayan. Andito ako ulit sa Wilcon at mag-shopping tayo para dito sa ating dorm project. Lahat ng furniture natin, yung kama, yung mga cabinet, custom yun lahat, kaya wala na tayong bibilhin na ganun. And na kailangan ko nalang bilhin is mga accessories, mga decor, para magkaroon lang ng buhay yung space. So, ito, shopping tayo. Sobrang cute nitong parang cactus na decor nito. Bili ako isa yan. Bilhin ko din tong lalagyan ng susi niya. Ang cute oh. Ganyan lang, white. Actually, set siya. 900 siya ng set. Sila kailangan ko, pero I'm sure magagamit ko pa yung isa dun sa ibang project. Bibili rin ako ng frames. Ayan. Ito actually yung mga gusto ko. Ganito yung may accent color kami na parang blue-green. Tapos sahaluan ko lang nitong light wood lang. Diba? Ang fresh niya. Sobrang ganda ng mirrors na to. Ayan. Actually, hindi ko siya kailangan. Pero papakita ko sa inyo kasi parang feeling ko sobrang okay niya for the price. Itong maliit, nasa 2.7. Pero hindi yan maliit. Like, malaki na siya. Ayan o, tignan niyo ako. Hello. Tapos imagine ninyo kung gaano kalaki to, exage yung height nito, parang ilan to, 7 feet height. So, ang laking bagay nito sa space, 7'4 siya. Meron siya in between nito, ito, 4,000, malaki pa rin, pero yung height niya, ayan, ganda. So, kailangan ko ngayon ng mirror para dun sa side ni girl, yun sa wall niya. And, ito lang, feeling ko white lang kasi yun lang naman yung color scheme natin. 1,009 daw tong piece na to. So, ito na yung mga sinaping natin na decor para dun sa dorm makeover natin. Ayan, meron tayong mga frames, itong sabitan ng susi, ito clock to, mirror, ayan, di ba? Ito yung kanina. Ito rin frame, tapos itong, di ba? Mga faux plant, tsaka mga ganyan. So, abangan nyo kung paano natin i-display yan lahat mamaya. Nandito na tayo sa dorm. Ayan, ngayon natin ito tatapusin, i-install natin siya lahat. And, isushoot na rin. Ang gulo pa namin. Nilalagay na namin sa frames ito mga pinaprint ko. Ito, ang cute niya, no? Ito rin. Ah! Ayan. Tapos, ayan. Inaayos namin ngayon yung layout ng mga frames and mirrors natin. Pero ito, nagsisiksikan kami dito dahil masyadong sakto yung space. Pero itong mga to, mapupunta yan dito sa blank wall na to. Finally, tapos na namin ayusin tong dorm ng siblings and papakita ko na sa inyo kung ano yung ginawa natin dito sa 16.8 square meter na space nila. So, alika, tour ko na kayo. So, magpasok nyo dito sa
sa unit, nandito yung restroom nila. Tapos dito sa left is yung kitchen. Actually, mini kitchen lang siya talaga. Andito lang yung sink niya. Parang kitchenette lang talaga yung pre-provide dito. In-extend natin siya ng konti para may lalagyan ng fridge at saka at least may extra counter space sila. And may additional storage pa dito sa shelf niya. Naglagay din tayo ng backsplash na cute lang. Simple lang, white lang, pero meron lang siyang geometric pattern. At pinaint din pala natin lahat kasi before, sobrang dark, dark brown siya talaga. Eh, yung theme natin para dito sa space, very light lang, very airy lang. Kaya winite lang natin siya at saka lightwood. So dito naman sa right ng kitchen, ito yung pinaka-hallway niya. Medyo narrow siya, kaya dito natin nilagay yung mirror. Tapos, ayun, nilagay natin ito dito para ito yung mirror niya for entryway niya. At saka, visually, medyo lumuluwag din yung space, hindi masyado masikip yung feeling dito. At naglagay din tayo ng hook para nalagyan nila ng bag or something kasi student, maraming gamit. Kaya dapat meron tayong mga ganyang mga storage dito. Tapos, dito naman sa side na to, naglagay kami dito ng dalawang shoe storage. So, pwedeng tag-isa sila kasi nga boy and girl dito yung sa boys. Mas konti malalagay yung shoes kasi mas malaki yung paa niya. Pero, ang dami pa rin niya. Sobrang functional itong piece na to, pero hindi siya nakastorbo dito sa walkway kasi very narrow siya. Tapos, naglagay lang tayo dito ng konting art para cute, yan mga plants para fresh. Tapos, ito, naglagay tayo ng shelf dito para lalagyan nila ng mga perfume or mga kung anong gamit nila kasi kailangan medyo ma-maximize siya ng konti pero ang hirap naman maglagay ng bulky ng mga pieces. Pero ito mga pieces na to, maninipis lang, narrow lang, pero ang dami nilang malalagay. Dito naman sa kabilang side, nandito yung bed area ng boy. So ito yung bed area niya. Actually, ang ginawa natin, dahil sobrang limited ng space dito, tapos kailangan natin ng storage, natulugan ng dalawang tao. Na-request nila na huwag gumawa ng loft. Gusto nila at least may separate space para siguro mas maluwag din yung feeling kaysa pag may loft. Kaya, kinumbine na lang natin yung closet area at saka yung bed space niya. So, sa bawat end ng bed, dinugtong na lang namin yung storage niya. Dito yung closet nila. Tapos, ayan, ang dami niyang shelf dito. Nirequest nila na huwag na maghangin yung shelf na lang daw. So, ayan, puno yan storage. And, of course, dito sa ilalim, is storage din to lahat. So, ang ginawa natin color niya, dito yung area ni boy, is gray lang, para neutral lang, medyo manly siya. Then, dahil nga gray yung accent color natin dito, itong cabinet na to, pinagawa rin natin gray, para may continuity siyang ganyan. Tapos, lahat ng bedding natin, ganun din, light gray din lang siya, para simple lang, meron tayong konting white, and meron din tayo nitong accent na pillow na to, na meron din ng teal na color na, pero na dun sa ibang teal natin dito. Then, dito sa corner na to, naglagay naman kami ng reading light, para kahit naka-off yung ibang ilaw, meron siya dito sa sarili niya, ayan. And para pwede rin siya mag-aral sa kama kahit tulog na yung kapatid niya, di ba? So itong area na to, ito naman yung study area. Mas minimal lang yung display natin, hindi masyadong maarte, pero naglagay tayo ng shelf para may lalagyan siya ng books niya. Eventually, I'm sure mapupuno niya rin to. Tapos, lahat to storage din, ang dami niyang drawer, ito lahat, drawer din yung lahat. And binili namin tong chair na to, ang cute to. Sumak to siya dun sa color natin na light gray. And naglagay din tayo, of course, dito ng lamp para, wala, para maliwanag kapag nag-aaral siya. Dito naman sa dulo ng unit, dito natin nilagay yung bed area ng my girl. Kasi actually, kaya ganito yung layout na to, itong unit na to, sobrang yung nipis, ta sobrang yung pahaba. Yung lapad nitong unit kasi is 2.35 lang by 7.15. So parang 16.8 square meter ito lahat. Kaya pinaganito yung bed para visually hindi siya sobrang haba. Kasi imaginein mo kung yung bed maganito rin, masyado na siyang pila-pila gano'n. Parang wala lang, feeling ko visually, mas maganda lang tignan, mas balance kung isa nakaganito, tapos ito, isa nakaganito, para may break lang. Hindi lang masyado pang may elongate yung room. Tapos, pinalitan natin yung mga ilaw nila, bale, meron lang siyang bukilya dati doon, tapos naglagay lang tayo ng drop light dito na simple lang. Actually, black at ito, pinaspray paint natin ng white para mas malinis siyang tignan. Then, of course, same dun sa bed area nung kay boy, naglagay din tayo dito ng closet sa end ng bed niya. So, andito rin lahat ng mga gamit niya. Dito naman sa ilalim ng bed, instead ng storage, di ba yung sa kabila storage, pero dito nag-request sila na pull-out na bed. Ayan, marami silang pwedeng gawin dito, pwedeng tulugan, tapos kung walang natutulog, pwede rin storage dahil malalim siya and maluwag siya. Dun sa kabilang side, gray yung accent color natin for the boy, tapos dito naman for the girl, peach yung ginawa natin. So, very, wala, cute lang ng color scheme natin dito, nandito yung peach, tapos pumili tayo ng parang teal na accent para may contrast lang ng konti dun sa peach natin. Kaya nga teal din yung artwork dun sa boy side para medyo may connection silang dalawa. Tapos, naglagay tayo dito ng lamp para pwede nilang gamitin dito pag nag-aaral siya sa bed. Sabi nga, mas madalas daw siya nag-aaral sa bed eh. Kaya nandito siya, pwede rin ikutin kung dito naman siya mag-aaral sa table niya. Actually, yung table na to, expandable table to. Pwede tong 3-seater, pwede tong 6-seater. Sa 3-seater, lahat meron tayong chair dito. Actually, pwede to ng
6. Kasi kapag minove mo dito, pwede silang umuwi dito 7. Pwede silang pumarty dito, marami silang pwede invite. Dahil kaya nila accommodate yung seating. Baka pwede mag-study group, may ganun eh, no? Then, dun sa boy, di ba yung bedding na pinili natin, gray naman. Dito, peach din, para nakakonect siya. And itong color ng bed natin, peach din siya, kakulay ito nitong wall. Para visually, very seamless nung itsura niya and napakalinis. Then, yan, yung bedding natin, ganun din, ang cute to. Ganda ng pattern. Meron din tayong ito, accent lang. Lalang. Naglagay rin tayo ng blackout na curtain. Though ngayon gabi na sa labas. Pero blackout na curtain to. Medyo warm gray din to ng konti para match naman siya dun sa gray dun sa kabilang side. Then ito yung chair natin. Pwede tong side table, pwede nyo gamitin dito. Dalawa to. Ayun. Stackable tong chair na to para kapag ka-inopen nila yan, mas maraming pwede yung makaupo. And dito sa gallery wall, naglagay tayo dito ng sabitan nila ng susi or jewelry or something. Dito kasama ng gallery wall, nagsama rin tayo dito ng mirror para pwede siya dito mag-ayos at saka visually rin, nakaka-maluwag, nakaka-reflect din siya ng light. So, dahil ang liit nga ng space, ayan, yung mga simpleng ganyan nakakatulong talaga. And very challenging siya kasi sa tingin ko ito na yung smallest nga na nagawa ko dahil almost 17 square meter lang siya tapos ang daming needs dahil dalawa silang matutulog dito, kailangan maraming storage, may study area, meron dining area, tapos magkaiba pa lalaki at saka babae. So ayun, ang daming challenges pero feeling ko successful naman siya kasi na-balance natin both yung pambabae at saka panglalaki, tapos lahat ng functionality na lagay natin, meron silang kanya-kanyang storage, tapos tatlo pa yung pwedeng matulog dito. Kahit ang dami nating storage kung saan-saan sulok, visually hindi siya mukhang masikip kahit na ang kitid lang yan. Ayun, parang sarap naman yung magstay dito and ini-imagine ko kung ako yung college, tapos di ba kung student ka, tapos ganito yung room mo, feeling ko nakaka-happy naman and yun lang, natutuwa ko sa kanya. So hopefully matuwa rin sila dito and ma-enjoy to nung dalawang magkapatid sa buong college life nila. So hopefully nagustuhan niyo tong makeover na to. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye!